Pagkatapos na natin. Okay, so welcome back sa atin for vlog for our anniversary! Yeah! Kalain nyo yun, naka 2 years na po forever ni Julie. So, hashtag forever ni Julie. Pero hindi forever ni Romy. Joke lang. So, I'm forever to baby. So, parang nalalayuan ako sa video camera, no? Pero ngayon po ay gagawin namin ang, as promised, Q&A na wala pang bata ngayon, so kalimutan muna natin na may anak tayo. So, for Q&A, nagtanong po kami, ako lang pala, sa FB, ng inyong mga tanong with regards sa aming pang married life. Pero may mga nagtanong pa rin ng mga walang kakwenta-kwentang mga tanong. Malalaman nyo kung sino kayo. Ang papangit nyo, ang dumi-dumi nyo. Ayun, so, mula po sa ating... Hiya akong bigla. Mula po sa ating question sender na si... K? Hindi, sabi niya huwag daw pangalanan. Hindi, walang sinabi. Wala. So, mula kay K, aming kumbutihin kasama sa couples ministry. Ang lovers? Yes. Partner po ni... Awan di mo nabihin. Basta yun. Ito pong kanyang tanong. Paano po siya... So, sa akin sinento. So, siya ay si Robert. Paano po siya nagtapat ng feeling sa'yo? At may follow-up question na yung paano siya nagsabi na manliligo siya. So, the question is for you. Unang-una na paano nagtapat ng feeling sa jeep. Pero kasi text muna eh. Pero nakikita kami personal. So sa jeep. So sa jeep. Paano? Nakalimutan oh, na? Oo, sa niya na ano, na may sasabi sa si Lord about sa'yo. So ganito na nga yun, may word. Tapos, tinanong ko siya kung meron din ba siyang word sa akin na walang ligawan na nangyari. Actually, after nun kami na eh. Ganun ako kalupet. Okay. Ganun ako kalupet. So, sumasang-ayon naman po tayo ngayon. Oh, mga. So, yan. Nawa ay nasagot ang iyong katanungan na nagtapat sa jeep. Pinakagandang lugar. Magtapat ka ay sa jeep para walang ligawan. Yahing lang. Hindi pa naman. Next question sender po natin ay mula sa isa. Sige, magpakilala. Ay, isa sa mga ano, bahista. One faith. Yes. Si Manaog. Si Manaog. Si Manaog. Si Manaog, ang kanya pong katanungan, ay hindi talaga katanungan, pero request niya pong sabihin namin ang funniest blooper. Sabi niya, funniest blooper po, mommy. Ha, ha, ha. So, funniest blooper. Para sa akin, yung mga funniest blooper ng mga panahon nag-aaway ka. Give one. Ah, sige. Yung first time actually, yung first time ng sabi kong isa sa mga naging matinding away, pero para sa kanya naging matinding. Yung gigising niya ako ng madaling araw tapos wala siya sa tabi ko. Natutulog siya sa sala. Baliktad na po mga kaibigan, ang babae na po ang natutulog sa sala. Ayun, yun ang panayang super para sa akin. Ewan ko. Pony sa kanyo. Wala ka tao talaga yun kasi parang... Okay. Ayan, para sa akin naman, ang funniest blooper ay... Wala, may isip agad eh. Wait lang.
Masyadong madami, wala akong mapili na funny eh. Siguro yung ano, syempre yung mga private jokes. Syempre wala nang mas pa-funny doon kasi kami lang naman nagkakaintindihan. Isa pa ako natatawa nga na yung funny niya sa blooper doon. Kaso blooper pala doon. Yung time na birthday niya, smoke. First year na magkasama yung birthday mo, niya. Tapos, nag-pray ko na sana may bumati sa kanya. Blooper ko yun. Blooper sa akin yun, kasi alam mo, yung patulog na kami, nakahinga na kami, okay na kami. May mga kamatok ng bahay sa mga WPM. O, diba? Alam mo yun? Yes. Ang sayang nakakatawa kasi ba, patulog na kami, okay na ako. So, may mga bumati na sa kanya, may nagregalo ng mga regalo. Saya na ako eh. Kasi mayroong mag-gam. May humahon. Yun. Siguro mamaya pa may nais pa sa video. So, next naman na katanungan po ay Malakad. Isa din, Momshi, no? Hello dyan sa shoutout sa Pangasinan po. Shoutout sa mga kasama natin sa Pangasinan. Kasama na po dyan si Mariel, Momshi Mariel. Ito po ang kanyang katanungan. Sabi niya po, sino po sa inyo mas madalas nag-aalaga kay Pen? Hindi niyo po alam, hindi po pencil ang pinag-uusapan namin, anak po namin yung ako siya. Sinong madalas nag-aalaga? Sige, ikaw si Manon. Ako po. Ang inyo pong lingkod. Sino ba? Wala pong sinong mas nag-aalaga. Parehas naman po kami. Pero kung yung siguro ang mas meron na ako bigyan ng time. Si Daddy po yun. Wala na po, wala. Punta po natin. Pero yung quality na pag-aalaga, siya. Buti naman. Kasi ako tinitignan ko lang yung lagi yung anak ko. And mini-make sure ko lang na yung puhay pa siya. Parang gano'n. Basta humihingi pa yung anak namin, okay na. Makakain siya, makaligo siya, tumawa siya. Yun lang yung nakatulog ko sa buwan. Yun yung mga girls. Napakalalim po, ano po? Si Mariel, baka may iba ka pang tanong dyan. Ayan, next naman po natin na tanong ay mula po sa aking kapatid. Napakaganda po, no? At pinapautang ako. At napakaganda po. Magagandang ginagawa sa akin. Shout out nga pala sa Esther. I-visit niyo po ang kanyang IG account, ayun po, at marami po kayo magkita dyan ng mga Korean dresses, blouses, and everything na once na i-visit niya, siguraduhin niyo may pera kayo dahil ako dyan, maubos yung pera niya. Ayan, so ito po ang kanyang tanong. Ay, sabi niya po pala, itago mo na lang po ako sa alias na ipapatago pa yun. Jubert fanatic. Ito po ang kanyang question. Ano yung mga personal habits niyo dati na give up niyo para sa isa't isa mula nung kinasal na kayo? Even before dumating si Pen. Okay. Personal habits. Ito muna. Give up ko na yung pagko-Korean novela. Yung binge watching na ating pong tinatawa na sobrang productive sa ating pong mga buhay. Ayun, ginibab ko na yun kasi unang-una wala namang signal sa bahay namin. So, walang Netflix na pwede doon, no? Tapos, yun, sobrang busy na din sa pag-aasikaso ng asawa. So, yun ang pinaka-naisip ko unang-una na happy. Ako pag-DJing. Wow! Wala nang manonood. Sinungaling. Hindi, actually ako personally. So, mga maraming bagay. Wala ka nang maisip eh. Yung ginipap ko. Kasi parang hindi naman siguro nag-ginipap. Kasi na-lesson lang. So, siguro ano din, face cutting kasi grabe siya mag-adjust para sa akin. Pero isa sa mga, ito, masagot yung ginipap ko talaga. Yung pag sa, ano, sa routine ng pagtulog. Alam mo yan. Para tutulog kasi ako, mahilig ako na nakatiyaga ng driving. Pero may demand din sa inyo, partner mo na gusto yakap sa gabi. Wala kang magawa, alam mo, you're anxious to go. Yan. Okay, so, next na.
Next po na tanong ay meron po nag-comment dito na po, paano po makahanap ng gwapong asawa? Anonymous po yung nag-send. Grabe yan ha, grabe yan. Salamat, yun? Salamat sa nag-send. Siguro ano lang ang masasabi ko lang, sumunod ka lang sa Diyos. Okay, next question. Next question. Ito naman po, no, nagulat ako na nagtanong siya kasi kaka-add ko lang sa kanya sa Facebook. At itong unang-unang conversation namin sa Facebook. Po, shout out kay Maria Carla Comedia. Comedy ka. Shout out sa iyo, itong kanyang message. Sabi niya, "Hi Mommy Julie, would just like to ask, yes, would just like to ask kung paano mo or nyo nalaman na it's the right time for the both of you to really have a romantic relationship, especially with the ministries that you have." Ha ha ha! Sabihin sa kasal ka, no? Hindi daddy, ano pa lang ito? Boyfriend, girlfriend pa lang. Yes. Paano na, paano doon natin nalaman na right time na eh, may mga ministries din tayo. So, share ko lang po, no? Share ko lang. Ministry ko po nung bago pa kami maging partner ay Campus Ministry, syempre, sa PNU po. Shout out sa mga taga-PNU na saguruan natin dyan. Dakila po kayo sa pagkuyat. At bilang estudyante pa lang ako na nasa nag-busy-busy. Tapos, mga panahon na yun, may resonate. Shout out sa mga ka-resonators natin. Resonate, Luneta pa yun, time na yun. So, shout out din sa aking best friend na akin pong kasama sa minister na yan. Alam na yan, nag-prayer walk kami sa Luneta. Magmamakaawa kami na may pumunta sa Resonate. And yun po yung ginagawa ko na. Kasama na rin ang pag-tambourine dance. Every Sunday, so Saturday, may practice day ng mga ginagawa ko sa So, paano ko ba nalaman? Yun nga pala yung tanong mo. Actually, hindi mo kasi malalaman yung overnight lang na, for example, may nagustuhan ka na lang. Tapos, girl, siya na ba? Nasagutin ko agad na, oh, siya na nga. siya na wala. Hindi po ganun yun, mga kapatid na kamita. So, it's a journey, of course. Kailangan muna natin or naranasan natin mahalin ang Diyos Ama bago tayo magmahal ng iba pang tao, especially ang ating mga kapartner sa buhay. So, siguro, safe to say na nalaman kong pwede na akong mag-romantic relationship dahil alam ko na minamahal ko, nabibigay ko na kay Lord kung ano yung dapat na sa kanya ng mga time na yun. At alam ko na rin na kahit may relationship ako or wala, okay lang din naman ako. Kasi sapat na ako na naman si Lord. Sa akin, ano, kung nagtatanong ka about kung paano malalaman, based on experience din kasi, siguro ang lagi niya sa akin, sasabi lagi ni Pap, timing is everything. Kung nag-i-consider mo talaga yung nga, totoo yun, yung sinahawak ninyo. Pangalawa, yung estado niyo sa buhay. Hindi yung, hindi yung sa pera. Pero kung kayo ba ay talaga nasa right age na, right maturity, timing talaga lahat eh. At pinakamagandang ano dyan, indicator, kapag ka tanggap na ng mga leaders mo. Hindi totoo. Kasi yun eh, nung naging kami, actually natawa nga ako dun eh. Kasi nag-approach sa amin na si Mama Kat. Siya yung nag-date sa akin. Siya yung nag-date sa akin. Oh. Kinorner na din ako. Oh, so, para alam niya na eh. Maganda na wala siyang alinlangan. Oh, wala siyang disagreement o kung ano. Tapos sumunod nun, sa akin at muna si Pop. Pop sila. Miss Pop, ang mga tawa ng mga Pop nun, encourage siya na ako na kung meron ng something sa inyo, ilabas mo na, huwag mo na itago. Pagkakit. Eh, sinexpect ka, mga magalit siya, sinexpect ka na ako. Pero, siya supportive siya eh. So, parang, sabi ko na, siguro, bahala ka din na.
hanapin mo yung support ng dealers. Kung meron na yun, talaga na, talaga okay. Oo, for wala, sure. Yari ka. For sure, kasi minsan may blind spots tayo kapag meron tayong nararamdaman na ano. Tapos ka na. Addition ka po. Yun nga, no, may mga blind spots tayo kapag sobrang kilig na kilig, may tago. Tapos parang feeling mo, ano, hindi mo na pwedeng takawalan, ganyan. So, dapat nga kinoconsider natin sinasabi ng mga leaders natin, yung mga parents ni mismo, diba? Kasi sila yung nanggaling na din eh. So, sila din, at saka kilala nila tayo. So, sila yung mga pagsabi kung nandun ka na ba sa growth or maturity na yun na makakayanan mong ma-handle yung mga matters na yun. Kasi hindi naman sila maingi-ilap mo. So, doon ka rin, doon mo rin makita kung mapagkakatiwalaan ka na ba sa pag-handle ng relationship. Anyway, so salamat Carla sa napakamakapuluhan ng tanong. So far, no? Isa to sa mga pinakamakapuluhan ko. Susunod pong tanong natin. Ito po, hindi siya masyadong... hindi siya masyadong interesadong mag-tanong. Bakit naman magsabi? Kasi tatlo yung tanong niya. Hindi ka nakamakot. Wala naman po. Not unless hindi natin alam na may ka-relationship. Wala ba? So, sa tato kayo mo po, no? Robert Jimenez. Shout out sa'yo na. Bakit ka naman nagtatanong ng ganito na pakalari. So, number one. Number one na tanong niya ay, ano po ang nagustuhan nyo sa isa't isa? So, isa na lang, magbigay na tayo to isa. Sa'yo muna, Robert. Yung kanyang, of course, more than, ano to, more than yung picture, given na yun. Yung kanyang, ano, strong conviction and wisdom. Strong ka ba? Ayun, so nagustuhan ko naman kay Daddy ay ang kanyang pagiging reliable. Pinanindigan ko talaga yung reliable. Kasi reliable, hindi ka rin yung word eh, pero yung kahit anong mangyayari, hindi naman siya perfect, pero masasandalan mo talaga siya dito. Hindi, masasandalan mo talaga siya. Alam mo, hindi din ganun ka easy mag-iba yung masasandalan. Nag-start ka sa kanya kasi basta yun, alam nyo na yun, sa mga nakakilala sa kanya, shoutout sa inyo. Suportahan nyo naman ako. Ayun. So next naman na tanong niya ay, paano po ba ang galawan ng isang daddy bird nung crush pa lang po niya kayo? O ikaw sumagot. Ay hindi, ako pala dapat sasagot. Mga galawan niya, ano, text-text, tapos kung mababalikan yung mga FB post niya sa work ko. Ano, nagpapapansin siya, ganyan. Tapos kulit-kulit, tapos asar-asar para tasinin, gano'n. Tapos may pa-brownies, kunyari hindi daw para sa akin, pero binigyan niya ang brownies ng birthday ko, gano'n, kunyari ko siya. Ha, ganang galawan. Simple. Simple pero rock. Okay. Next na question. Yung mga nagbibigyan dyan ako ano-ano, alam ko mga galawan nyo. Number 3, sino po ang mas moody sa inyong dalawa? Oh, hindi ako na. So, next na po, salamat na sa mga tanong mong nagpatibay sa akin. Next. Ito naman po wala sa aking puti ng investment. Wow! Ano ang dati mo? Oo. Hindi nga yun. Give 3 major discoveries about each other's personality since kinasal kayo. Out of 3, pili kayo. May follow-up ko siya. Out of 3, pili kayo isang most surprising, either negative or positive, na di nyo alam yung boyfriend ko yung pala kayo. And bakit kayo yun na surprise? Major discovery ko sa kanya, number 1, pasintabi po sa mga kamakayan po. Alam ko na yan. Matagal po siya sa banyo. So, mga 30. Hindi lang matagal, no? Kasi madalas. Madalas, oo so, nga. 30 to 45 minutes po yan. And at least
twice a day. So, kapag siya na po papasok sa banyo, kailangan na gawa ko na lahat ng gagawin. So, yun po. Major, major discovery ko po rin po. Pero siguro yung una yung ano, hindi ko rin alam eh, yung ano niya, acidic din. No, medyo na-taranta po sa kanon eh. Hindi ko rin na meron pa siyang ganong case. Siguro, ano ko ba? Isa pa siguro yung ano, napaka ano niya, observe, ano na sa bahay. Alam niya kung ano yung da ano basta may mga examine din niya. Minsan po nag-iiwan ako ng dumi sa isang spot sa bahay just to make sure na nagwawalis talaga siya. Pero surprise, nagwalis daw siya pero nandun pa rin. Not sure na lang. Sino man iiwanan niya yung nasa pinakatagutagong lugar? Kasi di ba kapag nililis ka na maayos, nawawalis pati yung mga nasa ilid. Uy, di ba? Ano nga namang iwalis mo pa yung puno, di ba? Puno na rin po. Siguro yung ano din, yung mood swings. Kasi nung before ka, di araw siya ganun kamuli. Surprise! 54 moods a day. last na tanong na po for now ay mula kay Marjorie. Isa po sa ating mga buting evangelist. Shout out po sa mga evangelist natin. Nakabaro ng aking asawa po. Pagpalain po kayo. Gapang lang. Gapang lang guys. Laba. Darating din kayo dito. May karamay din kayo sa kahirapan. At kasiyahan. At kagalingan. So, tanong niya, ano pong pinaka kinaiinisan niyo sa isa't isa? Yung bago niyo lang na-discover sa isa't isa. Pinaka kinaiinisan. Pinaka kinaiinisan. Ikaw na ako. Para gagantihan ito ako. Habang nag-iisip po siya ng sagot, shout out nga pala sa shout out sa mga nakasama po namin mag-prepare for our wedding last 2 years ago. We want to take this chance para mag-thank you ulit. Thank you guys. Salamat po sa aming po mga pastor, Papsi, Pastor Fred, thank you po, Tita Jun, Ma'am C. Thank you. Ayun, thank you po sa inyo at sa lahat po ng churchmates namin. Salamat po. Dahil ayun po ngayon na inaalala namin ang aming wedding. Kahit wala yung mga pictures, ano po? May pictures naman po kami pero yung mga ano lang, mga naka-hashtag. Hashtag kikigani. Baka naman po. Sana po ay di nyo pa dinidelete yung mga kuha nyo sa amin. Ayun po, wala pong kasalanan si Kuya Gan. Di lang po namin nakukuha pa. Pero yun po, thank you po sa mga churchmates namin na nag-prepare simula sa pag-aayos ng church, sa aking mga maid of honor na sila Fats at si Nina for helping us na magkuha ng mga suppliers, ganyan, at even po sa mga waiters namin, mga WPM, Madam MR, salamat po sa pagpapahiram ng mga buong puso naman nilang ginawa yun. Buong puso naman nilang ginawa yun. Sa mga sadyante. Asa na kayo guys? Hindi na pa naman sila. Salamat. Nakapag-isip talaga ng it's the best way to end the vlog. Kung ano yung kinaiinisan natin sa isa't isa. Sa akin na eh. Kung alam naman yun. Yung mga ano, eh probably siguro namin nakakalit dito yun na mga guys. Yung mga ano, simpleng bagay na lumalaki. Na of course afterwards, napag-usapan naman.
mga times naman na pinado na ako, hindi ko naiintindihan lang talaga. May times naman na siya rin talaga, may natin siya na may rasyon. So yun siguro yung pinaka kinainisan ko. Parang yun nga, parang kanina lang okay tayo. Umihip lang ako yung pangamangin. Yun, yun yung sa'yo. Shoutout sa mga kababaihan dyan na nakakaunawa ko sa akin. You're the best. Ikaw. Sa akin, wala naman bukod sa napatalam sa banyo. Alam niyo po yung nagmamadali ka na, malilate ka na, tapos ang taga-taga sa banyo, parang tulog na siya. Yung ganun. Ayun, so doon na po nag-i-end mga katagawa natin. Kung meron po kayong gustong itanong pa, nandun po kami sa church every Sunday, no? Kala niyo, ha? Hindi, pwede niyo namang isend pa din. Tingnan natin kung masasagot namin kasi medyo busy kami mga tao. No, medyo busy kami. Pero pagbibigyan natin yan kung ano, makakaabot tayo ng 100 likes sa vlog na to. Gagawa natin ng panibago. Ng part 2 naman. So, anniversary message. Kahit dati ko, everything, I love you so much. Forever and ever, amen. Yun lang. Ikaw naman. Sa akin, sorry and thank you. So, dito na po nag-e-end. Matapos! Ay, hindi ka ba? Naway. Naway, marami pa tayong pag-awayan. Kasi mag-aaway. Hindi, totoo. Kasi mag-aaway na nabubuo talaga. Mas nabubuo kayo. Yes. Okay, tama naman yun. So, kung may pag-aaway or alitan or kung ano man, di pagkakaunawan, okay lang po yan. Huwag kayong mag-break agad. Oo, kasi marami po sa mga kabataan ngayon, ano po, sa mga in a relationship na konting gas-gas, konting disturbance sa comfort ng relationship ay naisipan agad nilang mag-break. Sabi nga ni Silvia, kumakanta na yan, Lakas ng Boses. Silvia? I take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only. Dapat ganyan po yung mga mindset natin, ano po, huwag tayong nag-give up agad dahil lang sa mga imperfections ng bawat isa. Dahil ganyan din tayo pinahal na mag-share. Ganyan din tayo minahal na atin. Kaya yan din naman yung worthy na ibigay natin sa ating mga partners. Yun lang ang masasabi ko. Anong iiwanan mo sa ating mga relationships? Siguro sa mga kalalakihan. Kung gusto nyo din talaga maging matibay at sa inyo. Tulagan ang sasabi ko lagi sa mga couples sa church. By the way, mga couples just dyan. Bago mo kong magka-Bible sa akin. Yes. Shout out po na libre ang ating counseling. Wala po kami hinihingi ng donasyon. Libre lang sila, no? Okay. Yes. Yes. basta, ano po, sabihan nila kami. Umami na kayo lahat ng mga itatago. Sa mga lalaki siguro, one tip. Mahalaga na hanapin niyo yung ano, one piece pa na. Hanapin niyo yung direction niyo. Kasi with the right direction, I believe yung babae magsasalig sa inyo. Yes. Kung nakabi niya kanina, kung naingit niya na kumbaga yung siguro yung mas sandalan. Siguro yung may sense of direction. Yes. So, meron ko kasi noon, regardless kung ano man yan sa relasyon niyo, hindi kayo madaling mag-aaway. Kasi alam niyo, meron kayong pupuntahan. Sa mga lalaki dyan, nalaki yung relasyon, gusto na may relationship ninyo, hanapin niyo yung direksyon niyo sa buhay. Sa mga magitan ng patilatig sa Diyos. Yes. Yung dalay. So, tayo po yung malalaki na. Joke lang po. Ayun po, thank you po for making our wedding anniversary happier, kasi happy naman yung talaga. And
nawa ay may napuntahan itong mga oras na nanood kayo sa amin. Hanggang sa muli, mga kapatid. Pagmahalan po tayo. Paalam. Family is love. Family is love. Thank you. Bye-bye.